Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang ikalawang kabanata sa buhay ni Pablo, ang Batang Albularyo, matapos ang isang malagim na pangyayari sa buhay nila Pablo, ay pansamantala naging payapa ang kanilang pamumuhay nang mapuksa ang mga naghahasik ng lagim na mga aswang sa kanilang bayan. Nagpatuloy si Pablo sa kanyang pag-aaral at panggagamot sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Kalinsabay noon ay hindi naman niya nakalimutan o pinabayaan man lamang ang kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Nang sumunod na taon ay sila na lamang ng atinika niya ang pumasok sa paaralan pagkat nagtapos na ang kanyang ate Rosie. Hindi na ito nakapagpatuloy pa sa kanyang pag-aaral dahil na rin sa kakulangan na pangpinansyal. Kaya naging katuwang na lamang si Rosie ng kanyang ina sa pag-aasikaso ng kanilang mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop. Nang kanilang malinang ang maliit nilang lupa, ay napagpasyahan nilang dalhin ang kanilang mga gulay sa bayan tuwing araw ng Linggo. Kaya sila Pablo lamang at Nika ang naiiwan sa kanilang bahay na abalang-abala naman sa pag-aasikaso ng mga taong nagpapagamot. Dahil maaga pa lamang ay nag-uumpisa ng magdatingan ang mga ito mula sa iba't ibang lugar pagkat alam nilang walang pasok sa paaralan si Pablo. Mabilis na lumipas ang 2 pang taon at tanging si Pablo na lamang mag-isa ang nag-aaral sa mataas na paaralan. Napatuloy pa rin siya sa kanyang mga gampanin sa araw-araw, na mas dumami pa ang mga nakakakilala na sa kanya dahil na rin sa dami ng kanyang mga napagaling at natulungan. Minsan ay may isa siyang naging pasyente. Halos di na ito makalakad dahil sa namamaga at tila nabubulok na ang mga paa nito. Gayon din ang mga braso, na nangingitim na ang balat ng naapekto ang bahagi ng katawan ng lalaki. Hindi naging madali para kay Pablo na mapagaling ang nasabing lalaki pagkat lumalaban ang engkanto na siyang nagbigay ng sumpa sa pasyente. Pati ang mga kalalakiang naroon na sinamahan lamang ang kanilang mga kaanak para magpagamot ay tumulong na rin upang mapanatili ang lalaki sa kanyang kinauupuan dahil sa nagwawala ito. Nalubha talagang malakas ang nasabing nila, ngunit kalaunan ay bumigay din ito sa kagustuhan ni Pablo pagkat natalo ito sa kanyang pangangatwiran na sinabi niyang lahat ng nilalang ay may karapatan sa pagpapatawad, na kung nagkabaliktad sila ng sitwasyon ay hindi ba at hihingin din nito at nanaisin na siya ay mabigyan ng isa pang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay kanyang gagamitin upang maituwid ang nagawang pagkakamali. Dahil doon ay nangako ang engkanto na kanya nang aalisin ang ibinigay na sumpa sa lalaki, na kanya itong binibigyan ng isa pang pagkakataon. Na humanga pa ito kay Pablo sapagkat hindi nito pinaparangalan ang kanyang sarili kapag siya ay nanggagamot at nakikipag-usap sa kanila, na kanyang nirerespeto ang mga uri nila na mayroong paggalang sa bawat nilalang, na hindi rin ito nakikita sa pagpapalalo. Naramdam ng engkanto kung gaano talaga kalinis ang puso nito,
na ang tanging hangad ay ang mabuti para sa lahat. Kinagabihan nung araw ding iyon, matapos makauwi ang mga nagpapagamot kay Pablo, habang siya ay nagpapahinga sa pinakabalkonahe ng kanilang bahay, ay nabigla pa siya nang bahagya na kanyang makita ang isang aninong dumaan sa kanyang harapan, na may kalakihan ito na mabilis din namang naglaho. Nang papasok na si Pablo sa loob ng kanilang bahay, ay muli niyang naaninagan ang anino. Na nang lingunin niya ito, ay agad niyang tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sinabi nitong nais niya na maging kaibigan si Pablo pagkat humahanga siya sa prinsipyo nito. Na muling naupo si Pablo at nakipagkwentuhan sa engkanto. Panandalian nilang pinag-usapan ang nangyari noong unang nagharap sila kanina dahil sa lalaki na nagpagamot kay Pablo. Nabagya pa silang nagkatawanan ng kanila iyong balikan, lalo na ang mga linya noong nagtatalo pa sila. Na noong huli ay nalaman niyang isa pala itong hari sa kanila at sinabing kaisa niya ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at engkanto, gayon din sa pakikipaglaban nito sa masasamang nilalang katulad ng mga aswang, na minsan na rin palang nakaranas ito ng kasawian sa kamay ng mga ito, nang paslangin at kainin ang kanyang apo na anak ng kanyang prinsipe sa isang tao. Na nagbubulungan naman sila Rosie na bahagyang nakasilip sa pinto at pinagmamasdan ang kanilang kapatid habang nakikipag-usap. Na wala naman silang nakikitang ibang naroon maliban kay Pablo na nakaupo. At ang kanilang naririnig ay mga katagang kahit isa sa kanila ay walang nakakaunawa. Kaya sinabihan na lamang sila Nika ng kanilang ina na magpahinga na pagkat may kausap na naman ang kanilang kapatid na isang engkanto. Kinabukasan ay maagang nagising si Pablo upang maghanda sa kanyang pagpasok. May kalayuan kasi ang kanilang paaralan. Ngunit mas mabilis naman kapag papasok siya dahil pababa ang daan. At matapos ngang maihanda na ang lahat ng kailangan, kasama na ang kanyang baon, ay nagpaalam na ito sa kanyang ina at mga kapatid na kanilang nakita ito na may kinakausap habang naglalakad na papalayo sa kanilang bahay. Nang nasa paaralan na si Pablo, ay di niya maiwasang hindi mapatingin sa kanyang kamag-aral na si Femia. Maganda kasi ito na bagong lipat sa kanilang paaralan pagkat dati itong sa Maynila nag-aaral. Na sa tuwing titingnan naman siya nito, ay agad niyang binabawi ang kanyang pagkakatitig dito. Sinabi ng kanilang guro na kanilang dadalawin ang isa nilang kaiskwela na may malubhang karamdaman. Na sumang-ayon naman halos lahat sila. Kaya kinahapunan ay ganun nga ang kanilang ginawa. Hinintay lamang nila ang kanilang gurong tagapagpayo at sama-sama na silang pumunta sa bahay ng kanilang kamag-aral. Pagdating nila ay nasurpresa sila nang hindi nila ito datnan doon. At sinabi ng kapatid nito na dinala ng kanilang mga magulang ang kanilang kuya sa bahay nila Pablo upang ipagamot sa kanya, dahil sa nag-aalala na ang mga ito sapagkat sumuka na ito ng dugo. Nang marinig iyon ni Pablo ay nagmamadali na siyang umalis at umuwi na sa kanila. Nasumunod naman ang ilan niyang mga kamag-aral sa kanya, kasama na ng kanilang gurong tagapagpayo ng klase. Nang dumating si Pablo sa kanila, ay naabutan niyang hinang-hinana ang kanyang kaiskwela, na umiiyak na ang mga magulang nito pagkat patuloy itong sumusuka ng dugo, na pati ang mga taong naroon ay nahihintakutan na dahil sa mga insektong lumalabas mula sa katawan nito. Ilang sandali pa
ay dumating na rin ang mga kamag-aral at guro ni Pablo na sumunod sa kanya. Mabilis na naglagay si Pablo ng langis sa kanyang mga palad at inihaplos iyon sa braso ng kaiskwela. Sa unang pagkakataon na nahawakan ito ni Pablo ay nakita niya kaagad sa kanyang balintataw ang isang may edad na babae na nagsasagawa ng isang ritual at galit na galit ito. Nanang imulat ni Pablo ang kanyang mga mata ay tuluyan ang nalagutan ng hininga ang kanyang kamag-aral. Nawala na talagang balak pang patagalin o pahirapan pa na dahil sa tindi ng galit ng babae dito, ang gusto talaga mangyari ay patayin ito. Na napuno ang bahay nila Pablo ng mga pagtangis at pagdadalamhati nang tuluyan na nilang makitang wala na itong buhay. Na humingi ng tawad si Pablo pagkat di na niya iyon naagapan. Na kanyang ipinaliwanag ang masamang pakay nang gumawa sa kanyang kaiskwela. Kanyang nilapitan ang ama ng kamag-aral at tinanong kung sino ang babae na kanyang nakita sa kanyang pangitain. Matapos na ilarawan ni Pablo sa kanya ang matandang babae, ay sinabi ng ama ng kanyang kaiskwela na iyon daw ay ang kanyang biyanan, na ang punot dulo ng lahat ng kanilang sigalot ay ang tungkol sa lupa, na nasambit pa nito na walang puso. Dahil doon ay nalungkot si Pablo pagkat sa kanyang mga kamay binawian ng buhay ang kanyang kamag-aral. Nilapitan naman siya ni Femia at sinabing wala siyang kasalanan. Bago ito, tuluyan na nagpaalam kasama ng iba pa niyang kamag-aral at guro. Na nang marinig niya ang sinabi na iyon ni Femia, ay naalala niya ang tagpong sinabi din ng kanyang ina ang mga pangungusap na iyon sa kanya matapos mapatay ng mga aswang ang kanyang ama. Nang sumunod na mga araw ay nakipaglamay sila Pablo at madalas ay nakakasabay nila sila Femia, kaya nagkakausap sila. Nang ilibing ang kanilang kamag-aral ay naroon din sila, maging ang kaibigang engkanto ni Pablo. Nanangkunan pa nga sila ng litrato ay nagulat ang litratista nang mabuo ang larawan pagkat may isang malaking tao na nasa tabi ni Pablo na sa sobrang taas nito ay tanging kamay at hita lamang ang nakuhaan, na iyon ay inilagay pa nga sa exhibit at isinama sa mga kakaiba at nakamamanghang koleksyon ng kanilang munisipyo. Narito na po ang 12 yugto ng ating kwento na kinatatampukan ni Pablo, ang Batang Albularyo. Matapos na mailibing ang kanyang kamag-aral na binarang ng kanyang mismong sariling lola, ay bumalik siya sa kanyang gawain sa araw-araw at pilit na kinalimutan ang pagkamatay ng kaiskwela sa kanyang mga kamay. Nagustuhin man niyang ipagiganti ito dahil sa sinapit ay di naman niya magawa sapagkat ayaw niyang panghimasukan ang away ng kanilang angkan. Ngunit nasabi niya sa kanyang sarili na huwag niya lamang makaharap ito pagkat hindi niya ito patatawarin. Isang araw ay nasurpresa sila nang dumating sa kanilang bahay si Renald upang bumisita. Nilisan na kasi nito ang dati nilang tahanan at nakatira na muna sa kanyang mga kaanak sa parte ng kanyang ina. Nagkamustahan sila at bakas ang kasiyahan sa kanilang mga mukha dahil muli silang nagkita-kita. Medyo nabawasan na rin ang lungkot nito dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. At nagsimula na ito ng panibagong buhay. Mabuti na ang kalagayan nito dahil na rin sa tulong ni Pablo na matyaga siyang ginamot
at pinalaya sa sumpa. Hindi masyadong nagtagal si Reynald pagkat may mga aasikasuhin pa daw ito. Kaya matapos na makipagkwentuhan kanila Pablo ay nagpaalam na rin ito. Nalatang halata naman ang kasiyahan kay Reynald dahil nakadaupang palad nitong muli si Rosie. At sapagkat araw ng Sabado ay naging abala sila dahil marami ang mga tao nagpapagamot kay Pablo. Naroon din ang dalawang kaibigan niyang Engkanto at tinutulungan siya ng mga ito. Na mga bandang hapon ay nagpaalam na muna sina Rosie kay Pablo upang mamitas ng gulay. Nang sumunod na araw ay maagang naghanda ang nanay nila Pablo at kanyang ate upang dalhin sa bayan ang kanilang mga pinitas na gulay. Nang nasa bayan na sila Rosie ay naglatag lamang sila ng isang sako at doon inilagay ang kanilang mga panindang gulay. Nang mga mag-aalas 10 na ng umaga ay nabigla si Rosie pagkat kumulo ang langis sa kanyang botelya nang may lumapit na isang babae at tumingin sa kanilang mga paninda. Na di nagtagal ay kumulo na naman ito nang may magtanong at bumili sa kanilang mga panindang gulay. Nasabi tuloy ni Rosie sa kanyang ina na marami pala talaga ang may lahing aswang. Na oo nga at napatay na ang agresibong pamilya ng mga aswang sa kanilang bayan. Ngunit nagkalat pa pala ang mga ito na hindi niya matukoy kung taga saan ang mga ito dahil sa marami ang namimili doon na mula sa iba't ibang lugar. Nang isipin na iyon ay nakapagpatindig sa kanyang mga balahibo na nasabi naman ng kanyang ina na mahirap nang mapigilan ang mga ito sa pagdami sapagkat nakalaganap na. Nang kakaunti na lamang ang kanilang paninda ay napagpasyahan nilang mag-ina na mamalengke na rin at mamili ng kanilang mga kailangan sa bahay. Samantala sa kanilang bahay ay abalang-abala sina Pablo at Nika sa pag-aasikaso sa mga kababayan nilang nagpapagamot. Nang isa pa nga sa mga pasyente ni Pablo ay binata na dati ay magandang lalaki di umano ito na tinubuan ng mga sugat at bukol ang mukha at nagnanana pa. Na nung huli ay kanilang nalaman na iyon pala ay bunga ng isang pangkukulam. Nang laitin nito ang pisikal na anyo ng isang lalaki. Na matapos nga itong magamot ni Pablo ay kanya itong pinagsabihan na walang sino man sa atin ang binigyan ng karapatan upang manlait. Na ang bibig ng tao ay itinulad sa isang bukal. Na walang bukal na mayroong dalawang uri ng tubig na may matamis at mayroong mapait. Kaya bakit natin gagamitin ang ating bibig sa panlalait? Dahil sa mga sinabi na iyon ni Pablo, maging ang mga taong naroon ay nakatanggap ng isang magandang aral na naisip nilang dapat na makita na kanilang isinasabuhay. Pagkat iyon ay lubhang makakatulong lalo na sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Kaya lalo silang humanga kay Pablo pagkat bukod sa pagpapagaling nito sa kanilang mga karamdaman ay nagpapaalala pa ito sa kung ano ang tamang gawin natin bilang tao na may baon-baon pa silang mga gininto ang aral sa kanilang pag-uwi. Nang mga mag-aalas 4 na ng hapon ay dumating na rin sina Rosie na agad nagmano si Pablo at Nika nang makita ang kanilang ina. Sa dami na nagpagamot ay halos mag-aalas 9 na ng gabi natapos ang gamutan. At doon pa lamang nakakain si Pablo ng hapunan. Nang maghahating gabi na, ay di pa rin dalawin ng antok si Pablo. Napansin niya na siya na lamang ang gising ng pagkakataon na iyon.
Napakatahimik ng paligid. Tanging kuliglig at paminsan-minsang paghuni ng mga ibon na panggabi ang kanyang naririnig. Nang bigla itong nasingitan ng isang tinig, ang boses na iyon na wika ni Pablo, na napabangon siya nang paulit-ulit na naman itong bigkasin ang kanyang pangalan, na tinatawag na naman siya ng boses na iyon. Sinundan niya kung saan nagmumula ang tinig na iyon, hanggang na malaya na lamang niyang nasa labas na siya ng kanilang bahay. Patuloy siya naglakad na kanyang tinatahak ang pinanggagalingan ng tinig na iyon. Nang masapit niya ang likurang bahagi ng kanilang bahay, ay nakita niyang muli ang nakakasilaw na liwanag na iyon, na tila tumindi pa at dumami ang mga tinig, na paulit-ulit at salit-salitang binibigkas ang kanyang pangalan at ang mga katagang tanggapin mo at ang salitang malinis ang iyong puso, na di na niya napigilan takpan ang kanyang pandinig at mapapikit. Matapos iyon ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Nasa kanilang balkonahe na siya. Gaano na kaya ako katagal dito? Na ibulalas niya sa kanyang sarili. Panaginip lang pala ang lahat. Saad pa niya. Ngunit napansin niya ang isang medalyon na nakasuot na sa kanya. Hinawakan niya ito. Pumikit at taimtim na nagpasalamat. Ilang saglit lang ay unti-unti nang nagliwanag. At kung anong sigla ang kanyang naramdaman para sa isang panibagong umaga sa kanyang buhay. Muli ay nagpasalamat siya dahil sa buhay at lakas na patuloy na ipinagkakaloob sa kanya, na kanya ring taglay ang linaw ng pag-iisip, na para kay Pablo, ito ang mga bagay na dapat na ipagpasalamat sa araw-araw, na di ka man magtaglay ng yaman at karangyaan dito sa mundo. Ang pagkakaroon pa lamang ng mga ito ay masasabing ikaw ay pinagpala at mapalad. Matapos na makapagpasalamat, ay naghanda na siya para pumasok. Masaya siya pagkat makikita na naman niya si Femia. Kaya tinahak niya ang daan papunta sa kanilang paaralan na may galak at punong-puno ng sigla. Ngunit pagsapit niya sa paaralan ay hindi niya nakita ang kamag-aral. Nalubha niya iyong ipinagtaka. Pagkat ni minsan ay hindi pa ito lumiban sa kanilang klase. Nalungkot si Pablo at nakaramdam ng pag-aalala. Kinahapunan, nang papauwi na si Pablo sa kanila, ay may pagmamadali niyang tinahak ang daan pagkat naisip niyang marami ang naghihintay sa kanya na magpapagamot at padilim na. Ngunit panandalian siyang natigilan nang makarinig siya nang tila may nanginginain sa gilid ng daan. Bagya niya iyong nilapitan upang alamin. Laking gulat ni Pablo nang makita niya ang isang tao na nilalantakan ang isang di kalakihang baboy na puno pa ng putik ang suot nitong damit. Nang bigla itong humarap na napaangit nang maramdaman siya nito, na nanlilimahid sa dugo ang mabalasik nitong mukha. Nang tuluyan na nitong ibaling ang atensyon kay Pablo, ay mabilis niyang hinawakan ang kanyang medalyon, na nakita niyang nagpalingalinga ang aswang na tila hinahanap siya nito. Kasunod noon ay nakita niyang paulit-ulit na suminghot ang aswang sa hangin, na naisip niyang sinusubukan marahil nitong matukoy ang kanyang kinalalagyan sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy. Na nasabi ni Pablo sa sarili na ganun pala
ang isang kakayahan na kaloob ng medalyon, ang kakayahang maglaho sa paningin ni Numan. Umusal si Pablo at naghanda na itong kumumpas nang kanya nang ipalalasap sa aswang ang hagupit na iyon. Ay naramdaman na lamang niyang may kung anong malakas na pwersang bumangga sa kanya, na namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa lupa. Matapos niyang tumilapon, nang ibaling niya ang kanyang paningin dito, ay nabigla siya pagkat isa pa iyong aswang. Ngunit may kakaiba dito, na mas mahahaba ang mga pangil nito at lubhang matutulis ang mga ngipin, na wala itong anumang saplot, na ang balat nito ay maitutulad sa kalabaw na maitim at sa tingin niya ay makunat. At kapansin-pansin din ang tatlong sungay nito, dalawang mahaba sa magsinggilid at isa na di kahabaan sa gitna, na agad niyang naisip na siya ay nakikita nito. Mabilis namang sumagi sa kanyang isipan na kanyang hinawakan na muli ang medalyon at umusal ng mga kataga, na nang maglaho ang larawang iyon sa kanyang pangitain, ay kanya naman iyong mabilis na ginawa, na tamang-tama namang inatake siya ng aswang na iyon, na malalakas na sakyod at pagkalmot ang pinakawalan nito, na nagdulot iyon ng mahaba at malalalim na sugat sa kanyang mga braso at dibdib, dahil sa matatalas at matutulis nitong mga kuko, na napagmasdan niyang bigla itong naghilom na mabilis iyong naglaho. Narito na po ang 13 yugto ng ating kwento na kinatatampukan ni Pablo, ang batang albularyo. Nang papauwi na si Pablo mula sa kanyang paaralan, ay nagmamadali siya pagkat papadilim na, at alam niyang may mga naghihintay sa kanyang mga tao na kailangan ang kanyang tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay may nakasagupa siyang dalawang aswang, na ang isa pa nga dito ay may mataas na kakayahan, pagkat nakikita pa rin siya nito matapos niyang maglaho sa isa ng kanyang gamitin ang medalyon. Inatake at nasugatan siya nito, ngunit mabilis naman iyong naghilom. Dahil doon ay nagulat ang mga aswang, kaya nang makahanap ng pagkakataon ay kapwa mabilis nang tumakas ang mga ito, na napapikit naman si Pablo at muling umusal ng kanyang pagpapasalamat. Pagdating niya sa bahay ay di nga siya nagkamali, pagkat marami ang matyagang naghihintay sa kanya. Bumati siya sa kanila at nagmano na rin sa kanyang ina. Nagsabi siya na sandali lamang at siya ay mag-iigib na muna. Ngunit sinabi lang ate ni kanya na tinulungan na silang mag-igib at mangahoy ng mga kalalakihang naroon. Kaya naman, ibinaba na lamang ni Pablo ang kanyang gamit, at matapos na makapagpasalamat sa kanila ay inumpisahan na niya ang panggagamot. Maya-maya ay naagaw ang atensyon ni Pablo at agad siyang napatingin sa labas ng pinto nang may bagong dumating. Bagya siyang nagulat pagkat si Femia iyon, kasama ang kanyang ina at lola. Nakaramdam ng magkahalong saya at kaba si Pablo. Masaya siya na makita ang dalaga, ngunit luba naman siyang kinakabahan kung bakit naroon ito. Nag-alala si Pablo para sa dalaga. At tulad ng ibang naroon,
ay matyagang naghintay sila Femia. Para sila naman ang pagtuunan ni Pablo upang magamot. Mabuti na lamang at hindi ganon kakomplikado ang mga karamdaman ng maraming naroon noong mga pagkakataon na iyon. Kung kaya't mabilis niyang natapos silang magamot. Nang sila Femia na lamang ang naroon, ay agad na silang pinapasok ni Pablo upang masimulan ang gamutan. Nalaman ni Pablo na sumasakit ang ulo nito tuwing sasapit ang hating gabi. Napakiramdam pa nga ng dalaga ay kung may ano na nasa loob ng kanyang katawan. Napagsinumpong siya ay halos di na niya magawa pang makabangon at talaga namang namimilipit na siya sa sakit. Naglagay si Pablo ng langis sa kanyang kamay at sinimulan niyang pahiran ito sa braso. Sa unang pagkakataon na madampian niya ang kamay ng dalaga, ay agad na pumasok sa kanyang isipan ang mga larawan. Hindi siya maaring magkamali. Iyon ang matanda na nakita rin niya sa kanyang pangitain nang kanyang gamutin noon ang kanilang kamag-aral na namatay. Nakita rin ni Pablo ang isang binata na halos kaidaran lamang nila na umiiyak at galit na galit ito na sa kanyang pangitain ay nangingitim pa nga ang palibot ng mga mata ng binata na paulit-ulit na sinasambit ang mga katagang pagsisisihan mo ito. At sa huli ay nakita niya si Femia na napapalibutan ng mga aswang habang ito ay nakahiga, na wala na itong buhay, na napakaraming mga insekto at uod na lumalabas mula sa iba't ibang parte ng katawan nito na naaagnas na. Kaya dahil doon ay mabilis na nabitawan ni Pablo ang kamay ng dalaga dahil sa pagkabigla sa kanyang mga nakita, na pinagpawisan siya ng husto at nagbutil-butil sa kanyang mukha. Dahil sa naging reaksyon na iyon ni Pablo, ay di na iwasang magtanong nila Femia at ng mga kaanak nito ng bakit. Panandali ang di nakapagsalita si Pablo. Nang mahimasmasan siya, ay sinabi niyang wala. Tinawag ni Pablo ang kanyang ate Rosie. Hinawakan niya ito sa kamay at umusal siya. Matapos iyon ay pinakisuyuan niya ang kanyang ate na ipagpatuloy ang pagpapahid ng langis sa katawan ni Femia. Sinabi niya sa mga magulang ni Femia na kailangan nilang hintayin ang hating gabi kung kailan sinusumpong at inaatake si Femia. Nais ni Pablo na hulihin ang gumagawa nito sa dalaga. Kaya sinabihan niya ang mga ito na hindi muna sila makakauwi ng gabing iyon. At pinakiusapan niya na doon na muna matulog sa kanila. Matapos na mapahira ni Rosie ng langis si Femia, ay nagpasya na silang maghapunan. At dahil sa may panauhin, ay tinolang manok ang kanilang inihanda. Habang kumakain ay panay naman ang pagpapasalamat nila Femia sa mabuting pagtanggap at pag-istimang ginawa sa kanila ng pamilya ni Pablo. Matapos na makapaghapunan, ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap sila Pablo at Femia. Nalaman ng binata na magkahiwalay na pala ang mga magulang ng dalaga. Nakararating lamang ng kanyang ina kaninang umaga pagkat sa Maynila ito nagtatrabaho. At umuwi lamang nang malamang may karamdaman ang dalaga. Nang malapit ng maghating gabi, ay inihanda na nila ang hihigaan ni Femia. Siniguro nilang walang anumang matigas na bagay
sa paligid noon upang hindi masaktan ang dalaga at kanila iyong pinalibutan ng unan at dinoble ang kumot na isinapin sa banig. Nang bigla nang sinumpong ng pananakit ng ulo si Femia, kaya agad na nila itong inalalayan at pinahiga. Agad na hinawakan ni Pablo ang mga kamay nito habang patuloy na umuusal. Pinakisuyuan na rin niya ang nanay at lola ni Femia na kanila itong alalayan. Maging ang kanyang mga kapatid at ina ay tumulong na rin. Nakita niyang muli sa kanyang isipan ang larawan na iyon ng matandang babae na nagsasagawa ng ritual, na halos mapuno ang kinaroroonan nito ng mga usok na kanyang sinusunog habang isinasagawa ang karumaldumal na gawaing iyon. Muli pang umusal si Pablo ng mga kataga at mabilis na ikinumpas ang kanyang mga kamay. Narinig nila ang pagdaing ni Femia. Ilang ulit pang umusal si Pablo at muling kinumpas ang kanyang mga kamay nang biglang nagbago ang tinig ng dalaga. Tumanda ang boses nito. Namura ang isinalubong na pagbati kay Pablo. Matapang ito at lubharing malakas, ngunit hindi nagpatinag si Pablo sa matanda. Sinabihan ni Pablo ang kanyang mga kapatid at ina, pati na ang mga kaanak ni Femia, na kanila na siyang bitawan, na agad naman nilang sinunod. Hindi na makagalaw si Femia kahit anong pagpupumiglas pa ang gawin nito, na tila nakatali ang mga kamay at paan nito na nakadipa sa kanyang hinihigaan, pagkat tinawag na ni Pablo ang kanyang mga kaibigang engkanto na sila na pala ang umahawak dito, na napansin nilang agad na nanghina ang matandang nasa katawan ni Femia, maging ang tinig nito ay humina na rin, na kung kanina ay panay ang pagbulyaw nito habang nagtutungayaw, ngayon ay nagsasalita na lamang ito sa mahinang tinig. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay wala pa rin itong balak na sumuko kay Pablo, na nagbanta pa itong kanyang kikitlin ang buhay ni Femia, na pati ang ina at lola nito ay kanyang idadamay, na kahit kay Pablo ay sinabi nitong hindi siya natatakot dito at kayang-kaya niya itong patayin anumang oras na kanyang naisin. At muli na naman itong nagtungayaw, na nabalot ang buong kabahayan nila Pablo ng mga hindi magagandang pananalita nito. Dahil sa mga narinig na iyon ni Pablo, ay wala na siyang sinayang na sandali, pagkat luba itong nag-alala na baka nga gawin ng matandang mambabarang ang pagbabanta na iyon sa buhay ni Femia, maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya inusalan niya ito at kanya nang ikinumpas ang kamay. Sinabihan pa niya ito na magsisi na sa masama at nakakasuklam niyang gawain. At agad nang iginuhit ni Pablo ang kanyang daliri sa leeg ni Femia. Kanya nang winakasan ng tuluyan ang buhay ng mambabarang. Kanya itong ginilitan ng leeg, na ilang sandali lang matapos iyon ay kanilang narinig ang paghihingalo nito, na nahihirapan na itong huminga. Pagkatapos ay bigla itong nanginig at tuluyan ang lumuyloy ang ulo ni Femia, nang mawalan na ito ng malay. Narito na po ang 14 na yugto ng ating kwento na kinatatampukan ni Pablo, ang batang albularyo. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon,
ay nakaharap ni Pablo ang matandang mambabarang ng barangin nito, si Femia. At dahil sa kasamaan nito, nabalak talaga nitong patayin ang dalaga na maging ang ina at lola nito ay kanya di umanong idadamay, ay minabuti na ni Pablong wakasan na ang buhay nito nang upang hindi na ito makapagkalat pa ng lagim at makapaminsala ng tao. Dahil doon ay tuluyan namang nawala ng malay si Femia na nakita pa nilang naglabasan ang ilang mga insekto mula sa katawan nito at naglaglagan sa sahig na unti-unting nangamatay. Nang magkamalay ang dalaga ay wala itong kaalam-alam sa kung ano ang mga nangyari. Uhaw na uhaw ito na nanghingi ng tubig sa kanila. Inilarawan ni Pablo sa kanila ang matandang babae na kanyang nakita sa pangitain, maging ang binata. Nais niyang malaman kung ano ang kaugnayan ng mga ito kay Femia. Sinabi ng lola ni Femia kay Pablo na yung binata ay masugid na manliligaw ni Femia at ang matandang babae naman ay ang kanyang ina, na ang binata ay siyang bunsong anak nito. Na nagsimula di umano ang masamang nararamdaman ni Femia sa kanyang sarili nang sabihin nito ang totoong nararamdaman sa binata. At noong nag-usap ang dalawa ay sumama ang loob ng binata pagkat di niya matanggap ang mga sinabi ni Femia dito. At nagbanta ito sa dalaga na kanyang pagsisisihan ang desisyon niyang iyon. Matapos marinig ni Pablo ang mga sinabi ng lola ni Femia, ay sinabi niyang ang matandang babae na iyon ang siyang bumarang sa kanyang apo. Kaya nagulat sila nang kanilang marinig ang sinabing iyon ni Pablo. Ipinagtapat pa ni Pablo na ito rin ang pumatay sa sarili niyang apo na kanilang kamag-aral. Halos wala silang tulog nang magdamag na iyon. Nang sumikat na ang araw ay naghanda na si Pablo upang pumasok. Magkakasabay silang umalis ng kanilang bahay nila Femia. Sinabi ni Pablo dito na siya na ang bahalang magsabi sa kanilang mga guro kung bakit di siya nakakapasok. Na ipinagpasalamat naman iyon ng dalaga. Hanggang sa maghiwalay sila sa daan ay halos di matapos-tapos ang pagpapasalamat ng ina at lola ni Femia kay Pablo. Lalo na ang mismong dalaga na sinabi pa nito kay Pablo na ano na daw kaya ang nangyari sa kanya kung wala ito. Sinabi naman ni Pablong wag na nilang alalahanin iyon pagkat tungkulin niya ang tumulong sa nangangailangan at masaya siyang makapaglingkod lalo na sa dalaga. Nabahagya namang namula ang mga pisngi ni Femia nang kanyang marinig iyon. Sa paaralan ay matunog ang usap-usapan ukol sa pagpanaw ng matanda na hindi alam ng mga tao ang tungkol sa tunay na pagkatao nito, maging ang ukol sa masama nitong gawain na ang tangi lang nilang nalalaman ay ang biglaan di umanong pagkamatay nito. Tulad ng ipinangako ni Pablo sa dalaga, ay sinabi niya sa kanilang mga guro na may sakit ito. Noong tanghali, habang papunta si Pablo sa paborito nitong pwesto kung saan siya kumakain ng kanyang baon, ay napansin niyang may binatang nakatayo sa isang panig ng paaralan at matalim ang pagkakatitig nito sa kanya, na hindi talaga nito inaalis ang pagkakapako ng kanyang paningin kay Pablo. Di siya maaring magkamali. Iyon ang binata sa kanyang pangitain, ang masugid na manliligaw ni Femia.
ang bunsong anak ng mambabarang. Nagpatuloy lamang si Pablo pero alerto siya. Pagkat ng mga pagkakataon na iyon ay hindi pa niya alam kung ano ang nasa isipan nito. Ngunit isa ang kanyang natitiyak. Punong-puno ito ng galit na mayroon itong kinikimkim na ito ay may balak at hindi iyon maganda. Na di naman tuwirang nakatingin si Pablo dito pero kita niya ito sa sulok ng kanyang mata. Umupo si Pablo. Ilang sandali pa ay nawala na rin ang binata sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan pa ni Pablong hagilapin ito ng kanyang paningin ngunit di na niya ito makita. Kinahapunan, tulad ng nakagawian, ay mabilis niyang tinahak ang daan pauwi sa kanila dahil na rin sa mga taong naghihintay sa kanilang tahanan upang magpagamot. Ngunit laking gulat ni Pablo nang may ilang mga kabinataang nakaabang sa kanyang daraanan na buo na kaagad sa kanyang isipan na siya talaga ang pakay ng mga ito at tinatambangan siya. Ilang sandali pa ay lumabas na rin mula sa makapal na halamanan sa gilid ng daan ang anak lang namatay na mambabarang. At tulad ng mga kasama nito ay may hawak din itong kahoy na may nakataklos pa itong itak sa kanyang bewang. Nang biglang sabay-sabay na tumakbo ang mga itong papalapit kay Pablo na iwinawagayway pa ang hawak nilang mga kahoy. Agad na hinawakan ni Pablo ang kanyang medalyon. Tumakbo siya sa gilid ng daan at doon naglaho. Pagkat ayaw niyang makita siya ng mga ito, ukol sa kakayahan niyang iyon. Pagkat naisip niya na gagawa at gagawa ng paraan ang mga taong may masamang pag-iisip para masilo siya ng mga ito. Nang mapansin ni Pablo na di na siya nakikita ng mga ito, ay muli na siyang bumalik sa daan at nagpatuloy na sa kanyang paglakad papauwi sa kanila. Na habang papalayo siya ay kanya pang naririnig ang pag-uusap ng mga ito. Napilit pa rin siyang hinahanap at sinasabing baka nagtatago lamang siya at tuluyan na silang iniwan ni Pablo. Na mas pinili niyang umiwas na lamang pagkat ayaw naman niyang saktan ang mga ito. Nang mga may isang kilometro na lamang siya mula sa kanila, ay nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita ang tatlong aswang na siya namang nakaharang sa kanyang daraanan. Na naroon pa ang isa na kanyang nakasagupa noong nakaraan, na ang tawag pa nga niya dito ay aswang na sungayan. Na napabuntong hininga na lamang si Pablo at napakamot sa kanyang ulo. At dahil sa iniisip niya ang kapakanan ng mga taong naghihintay sa kanya upang magpagamot, ay naisip niyang iwasan na lamang ang mga ito. At sapagkat alam niyang may kakayahan, ang isa sa mga iyon na makita pa rin siya nito kahit na gumamit siya ng pambulag, kung kaya't minabuti na niyang umiba na kaagad ng daan. At nang nasa masukal na siya na bahagi, ay sa kanya hinawakan ang kanyang medalyon. Na nang mapansin nga siya ng mga aswang, ay malayo na ang kanyang antad sa mga ito, bago pa marating ang kanyang tinahak nang siya ay lumihis. At tuluyan na nga siyang naglaho, nang marating niya ang kanilang bahay, ay napansin niyang umaliwalas ang mukha na mga taong naroroon na naghihintay sa kanya. Na bagaman may mga iniindang karamdaman, ay tila sumisigla ang mga ito na gumuguhit ang ngiti sa kanilang mga labi kapag nakikita siya. At tila nakasanayan na rin
ng mga taong ipag-igib at ipangahoy sila. Kaya, nagagawa na ni Pablong makapag-umpisa na kaagad ng panggagamot. Gabi na nang matapos ang gamutan. Kaya, kanyang sinabihan at inalok ang isang mag-anak na huling nagpagamot sa kanya na doon na lamang sa kanila matulog. Pagkat naawa sila Pablo dahil may kasama pa silang bata at malayo pa ang kanilang uuwian. Ngunit nagpumilit ang mga ito na umuwi at luba daw kasi silang nahihiya. Nakalabisan na raw iyon kung doon pa sila makikikain at makikitulog matapos nagamutin ni Pablo ng libre ang kanilang anak. Minsan pa silang pinilit ni Pablo maging ng kanyang mga kapatid at ina. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga ito. Nang makaalis ang mag-anak ay nagpasya na rin sila na maghapunan na. Habang kumakain ay nakarinig sila ng malalakas at nakakakilabot na mga pagsigaw. Natigilan silang lahat. Mabilis na lumabas ng bahay si Pablo at pinuntahan ang pinanggagalingan ng panaghoy na iyon. Na alam niyang ang mga sigaw na iyon ay mula sa itaas ng bundok. At dito po pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Pababalaghan. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga kababayan nating OFW at mga Marino sa buong mundo. Gayun din ang ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli. Narito na po ang 15 yugto sa buhay ni Pablo, ang batang albularyo. Nang umalis na ang mag-anak na huling nagpagamot kay Pablo, ay napagpasyahan nila na kumain na rin ng hapunan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, ay nakarinig sila ng malalakas na sigaw, kaya nagmamadaling lumabas si Pablo ng bahay at pinuntahan ang pinanggagalingan ng sigaw na iyon. Habang tumatakbo si Pablo papunta sa itaas na bahagi ng bundok na malapit sa kanilang bahay, ay nakaramdam siya ng kabog sa kanyang dibdib. Pagkat nag-alala siya na baka na paano na ang mag-anak. Nang malapit na si Pablo sa lugar kung saan nagmula ang malalakas na sigaw na iyon, ay nagulat siya nang maaninagan ang mga aswang na naroon mula sa liwanag na nagmumula sa buwan. Lalong lumakas ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Mas lumapit pa siya na nagmamadali. Na nakita niyang mabilis namang tumakas ang mga aswang nang mapansin ng mga ito ang kanyang pagdating. Nilapitan ni Pablo ang mga dugo ang katawan ng mag-anak. Napaluhod siya at naiyak sa sinapit ng mga ito. Mabilis na nagbalik sa kanyang alaala ang sinapit ng kanilang ama. Nang biglang mula sa makapal at nagtataasang talahib, ay magkasabay na lumundag sa kanya ang dalawang aswang. Tumilapon siya at napuno ng alikabok ang kanyang mukha. Agad siya nagtamo ng sugat sa kanyang kanang braso. Habang nasa lupa, ay napansin din niyang bumalik ang isang aswang na nagkunyari lamang pala ito natatakas para matuon doon ang kanyang pansin, dahil mayroon na palang dalawa pa na nagtatago. Kanyang hinawakan ang medalyon at nakita niyang mabilis na naglaho ang kanyang sugat.
agad siyang sinunggaban ng sungayang aswang na iyon, na sinundan ito ng dalawa pa. Halos hindi makabuelo si Pablo dahil sa walang humpay na pag-atake sa kanya ng mga ito. Hinawakan niyang muli ang kanyang medalyon at umusal. Naglaho siyang bigla sa paningin ng dalawa. Umusal pa siyang minsan at agad na iwinasiwas ang kanyang kamay. Mabilis na gumuhit ang malalaking hiwa sa hita at binti ng dalawang aswang na bumagsak ang mga ito sa lupa. Kaya bagyang lumayo ang mga ito sa kanya. Nagalit naman ang husto ang sungayang aswang at mabilis siyang inatake nito. Yumuko siya at napahawak sa bewang nito. Ginamit niya ang bewang ng aswang upang makaikot at mapunta sa likuran nito. Nasinabayan niya iyon ng pag-usal at pagkumpas na mabilis niyang iginawad iyon sa aswang na sungayan. Nang maghiwalay sila, ay sandali pa silang natigilan at nagpakiramdaman habang magkaharap. Ilang sandali lang, bumagsak sa lupa ang kaputol ng kaliwang sungay nito na siya palang tinamaan ni Pablo. Naikinagulat naman iyon ng aswang pagkat halos di niya naramdaman iyon na tinamaan na pala siya. Na masasabing mapalad ang sungayang aswang nung pagkakataon na iyon na di sinasadya nitong mapayuko, sapagkat kung hindi ay sa batok sana nito tumama at siguradong mapuputol ang leeg nito dahil sa ginawang iyon ni Pablo. Samantala, ang dalawang aswang naman ay nakamasid lamang na nag-aabang pagkat di nila makita si Pablo at nanatili lamang sa isang tabi. Magkaharap na nagpapaikot-ikot ng dahan-dahan si Pablo at ang aswang na tila kapwa sila naghihintay kung sino ang unang sasalakay. Nang biglang tumigil ang aswang na sungayan at yumuko, naisip ni Pablong aatake na ito. Kaya naghanda siya. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ay sinabuyan siya nito ng lupa na may kasamang alikabok. Dahilan para mawala ang atensyon niya at mapuwing, na agad niyang ikinumpas ang kanyang mga kamay sa harapan at likod sa pag-aakalang sabay-sabay na aatake ang mga ito. Pero agad din niyang itinigil ang kanyang pagkumpas nang habang nakapikit ay nakita niya sa kanyang isipan na mabilis na palang tumakas ang mga ito. Nang mawala na ang pagkakapuwing ng kanyang mga mata, ay nilapitan niyang muli ang mag-anak na pinaslang ng mga aswang. Nahabag siya sa kalunos-lunos na sinapit ng mga ito, na nagtamo ng malalaking sugat sa iba't ibang parte ng katawan, bunga ng mga kagat, gayon din ng mahahaba at malalalim na sugat na dulot naman ng mga kalmot. Di nagtagal ay narinig niya ang boses ng kanyang ina at mga kapatid na papalapit, na napasigaw pa ang mga ito nang tuluyan ng makalapit at makita ang bangkay ng mag-anak, na kahit di nila ito mga kaano-ano ay napaiyak sila dahil sa awa, na upang mabawasan ng kaunti ang bigat ng kanilang nararamdaman ay sinabi ni Nika na namali pa sila ng daan nang sundan nila si Pablo, na ang tinahak nila ay ang pababa na dinaraanan papunta sa kanyang paaralan. Ipinagbigay alam nila sa Kapitan Del Barrio ang nangyari, kaya sila na ang nag-asikaso sa bangkay ng mga ito at nakipag-ugnayan sa mga kaanak ng namatay. Dumating ang mga taga-munisipyo at mga mag-iimbestiga kasama ng mga kawani ng tanggapang pangkalusugan ng bayan, na nang tanungin si Pablo
ukol sa nangyari ay sinabi niyang galing ang mga ito sa kanilang bahay pagkat nagpagamot. At kanila itong sinabihan na doon na matulog ngunit nagpumilit na umuwi. At nang sila nga ay kumakain na, narinig nila ang malakas na pagsigaw ng mga ito. Kaya nagmadali siyang lumabas ng bahay upang sumaklolo. At nang malapit na siya sa mga ito, ay nagulat siya. Sumabat naman agad ang taga-tanggapang pangkalusugan at sinabing, ito ay dulot ng mga mababangis na hayop na maaring naninirahan sa kagubatan na malapit doon. Na hindi na nito hinayaan pa si Pablo na ipagpatuloy ang kanyang pagsasalaysay. Kaya hindi na rin ipinilit pa ni Pablo na ilahad ang kanyang nasaksihan at naranasan nung gabing iyon. Nang sumunod na mga araw ay naging maugong ang balita tungkol sa nangyari sa mag-anak na nagkaroon ng iba't ibang reaksyon at pagpapaliwanag ang mga tao na ang karamihan pa nga lalo na ang tagabayan ay hindi naniniwala na sinasabing taong labas ang may gawa ng karumaldumal na pagpatay na iyon, na kung minsan naman ay mga mababangis na hayop ang tinuturo nilang dahilan. Ngunit para kay Pablo at sa kanyang pamilya ay malinaw kung sino talaga ang pumaslang sa kaawa-awang mag-anak. Isang araw, nang nasa paaralan si Pablo, ay masaya siya pagkat pumasok na muli si Femia, na di niya talaga mapigilan ang kanyang sarili na pagmasdan ang dalaga. Na napansin naman niyang naging malapit na rin sa kanya si Femia. Noong tanghali ay magkasabay silang kumain, nang biglang lumapit si Mang Ando sa kanila at pinaalalahanan sila nitong kanyang kukumpunihin ang lamesa pagkatapos nilang kumain. Si Mang Ando ay matagal ng kabahagi ng pamayanan ng paaralan na siyang nagkukumpuni at nagsasaayos ng mga kasangkapan nito. Pagkatapos nila Pablong kumain ay nagpasya na silang bumalik sa kanilang silid at doon na maghintay para sa kanilang susunod na aralin. Nang bigla siyang nilapitan ng isang mag-aaral at sinabing ipinapatawag siya ng kanilang punong guro, na ipinagtaka naman iyon ni na Pablo at Femia. Kaya nagpaalam na muna siya sa dalaga. Pagpasok niya sa opisina ng punong guro ay agad siyang pinaupo nito at tinanong kung may nalalaman ba daw siya ukol sa napapabalitang pangangalap ng mga magiging kaanib ng isang samahan na lumalaganap na sa kanilang paaralan. Sinabi ni Pablong wala pang nakararating sa kanyang kaalaman ukol dito. Nagsabi ang punong guro sa kanya na kung may malaman siya tungkol dito ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Nakiusap din ito na kung maaari ay tulungan sila ni Pablo sa anumang paraan na nalalaman nito para mapigilan ang masamang aktibidad na iyon ng pangangalap ng kanilang mga mag-aaral upang sumapi sa nasabing samahan. Sumang-ayon naman si Pablo at sinabing siya ay tutulong sa abot ng kanyang makakaya upang mahinto iyon. Pagbalik ni Pablo sa kanilang silid ay nag-uumpisa na ang kanilang aralin. Matapos ang kanilang klase, nang papalabas na sila ng paaralan, ay naging mapagmasid si Pablo dahil na rin sa kanyang nalaman mula sa punong guro. At nakakita nga siya ng ilang mga nag-uumpukan na mga mag-aaral ng kanilang paaralan na may kausap ang mga ito na mga tagalabas at hindi nagsisipag-aral sa kanilang eskwelahan. Kaya naisip ni Pablong iyon na marahil ang tinutukoy ng kanilang punong guro.
At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoo Kwento na Kababalaga. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.